Grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan bilang Spider, takot na takot ngayon kay Hisoka. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page. Like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Bakit nga ba kinakatakutan ngayon ng grupong Phantom Troop si Hisoka? Pagtapos matalo ni Hisoka, sa labanan nila ni Crollo Lucifer, sa Heaven's Arena, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Si Machi ay nagpaiwan, para tahiin at ayusin, ang mga pinsala ni Hisoka na kanyang natamo at nakuha, sa nasabing labanan. Pero nagulat si Machi, nang may biglang lumabas na aura kay Hisoka, at bigla itong bumangon at muling nabuhay. Kinumpirma ni Hisoka na namatay na siya ng ilang oras, ngunit sa tulong ng kanyang kapangyarihan ng Nen, muli nitong inayos ang kanyang puso at baga, kung kaya nakaligtas ito sa kanyang kamatayan. At habang pinapaliwanag ito ni Hisoka kay Machi, unti-unti niyang inaayos at pinapalitan, ang parte ng kanyang katawan, na napinsala at nawala sa nasabing labanan. At bigla nitong ginapos o tinali si Machi, sa pamamagitan ng kanyang abilidad na bungee gum, at kasabay na rin nito, walang awang tinapos ni Hisoka, si Kortopi at Shalnark. Nakarating naman sa Phantom Troop, ang ginawa ni Hisoka, at naglusad na ito ng digmaan, sa pagitan ng kanilang grupo at kay Hisoka. Ngunit kahit nakakalamang sila sa bilang, at nag-iisa lang si Hisoka, na lalaban sa kanilang grupo, kitang-kita pa rin na hindi sila kampante at patuloy na nag-iingat. At karamihan sa kanilang grupo, nababahala at natatakot, sapagkat alam nila sa kanilang mga sarili, na wala silang laban sa abilidad at kakayahan ni Hisoka. Sapagkat napakalakas na nito ngayon, dahil alam naman natin, na lumalakas ang isang Nen user, kapag ito ay nagmula na, sa kanyang kamatayan, at muli itong nabuhay. Kaya lubhang kinakabahala ito ng ibang miyembro ng Phantom Troop, sapagkat alam nila, na hindi nila kayang labanan si Hisoka, at mga piling miyembro lamang, ang kayang lumaban at makipagsabayan dito. Alam din nila na kapag nilabanan nila si Hisoka ng isa-isa, hindi sila mananalo rito, at magiging resulta lang ito, sa kanilang katapusan at pagkasawi, sapagkat sobrang lakas na talaga ni Hisoka ngayon. Sapagkat nagkaroon na ito ng bagong abilidad at kakayahan, dahil na rin sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, na nagresulta sa paglakas, ng kanyang kapangyarihan ng Nen. Hindi talaga malabo na kayang-kaya niya ngayon, na ubusin ang grupong Phantom Troop, dahil na rin sa matinding galit nito sa nasabing grupo, lalong-lalo na sa kanilang pinuno, na si Crollo Lucifer, na siyang tumalo sa kanya, at nagparana sa kanya ng pagkasawi. Kitang-kita rin, na hindi natatakot si Hisoka sa grupong Spider, kahit alam niya na pinaghahanap na siya nito, at balak tapusin. Ngunit hindi man lang ito nakakaramdam ng kaba at bahala, sapagkat alam niya sa kanyang sarili, na kaya niya itong labanan, at tapusin ng sabay-sabay. At sinasabi na dapat ang Spider o grupong Phantom Troop, ang mag-ingat sa kanya, sapagkat hindi ito magdadalawang isip na tapusin, ang sino man na humadlang sa kanyang mga plano. Malamang din, na kapag nakakita siya, ng isa sa miyembro ng Phantom Troop, hindi na ito magdadalawang isip, at agad niya itong pupuntahan at tatapusin. Alam din natin na mautak na karakter si Hisoka, at hindi malabo na meron na itong mga nakahandang plano, para matalo ang nasabing grupo. Kung kaya hindi dapat maging kampante, ang grupong Phantom Troop, sapagkat balak talaga ni Hisoka na tapusin, at ubusin ang Spider, particular na sa kanilang pinuno, na matagal niya nang gustong makalaban. At ngayon gusto niya nang makabawi sa pagkatalo na kanyang naranasan at natamo sa kamay ng pinuno ng Phantom Troop na si Crollo Lucifer. Pero ano nga ba, ang mga pwedeng bagong abilidad o kakayahan ni Hisoka na kanyang nakuha pagtapos nito mabuhay muli na pwede niyang magamit laban sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Para sa akin, kaya na ngayon ni Hisoka, na gamitin ang abilidad na kaya niyang palitan ang mga parte ng kanyang katawan na nawala at napinsala. Maari nitong palitan ang mga parte ng kanyang katawan na napinsala o nawala na dulot ng labanan tulad sa nangyari sa kanya sa Heaven's Arena ng kalabanan niya si Castro. Dahil napalakas na ni Hisoka ang kanyang kapangyarihan ng Nen, mas naging perpekto ang paggamit niya rito at mas naging advanced ang kanyang mga abilidad at kakayahan. Kung kaya nagagawa na nito na palitan at isaayos ang kanyang mga pinsala sa katawan na para bang hindi ito dumaan sa matinding laban. Sapagkat sobrang perpekto na ng kanyang abilidad at kakayahan dahil na rin sa kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban at muli nitong pagbabalik mula sa pagkabuhay matapos ang laban nila ni Crollo Lucifer sa Heaven's Arena.
Ang isa pa, sa naiisip ko na bagong abilidad at kakayahan ni Hisoka, ay nagagawa na nito na magbago ng anyo o katauhan na kanyang gusto at ninanais. Dahil mas lumakas na ang kapangyarihan ng Nene Hisoka, nagagawa na nitong baguhin ang kanyang itsura o mukha sa tulong na rin ng mas pinalakas niyang Nen ability na Texture Surprise. Na mas naging perpekto dahil na rin sa mas lumakas ang kanyang kapangyarihan ng Nen pagtapos nitong pumanaw at muling nabuhay. Kung kaya para sa akin, magagawa na ni Hisoka na magbago ng anyo o katauhan katulad sa ginagawa ni Illumi Soldic. Ngunit mas advance ang kayang gawin ni Hisoka sapagkat nagagawa niya itong panatilihin at gamitin sa mahabang panahon. Malaking pakinabang ang bagong kapangyarihan ni Hisoka ngayon sapagkat magagamit niya ito bilang balat kayo para hindi agad siya makita ng grupong Phantom Troop at mas makagawa pa siya ng maayos na plano para ubusin at tapusin ang nasabing grupo. Kaya para sa akin, isa sa mga bagong abilidad at kakayahan ni Hisoka ay ang magbago at magpalit ng anyo ng mabilisan at nagagamit niya ito sa mahabang panahon na kanyang gusto at ninanais. Ang huli sa naiisip ko na bagong abilidad at kakayahan ni Hisoka ay kayanan nitong gawing goma ang kanyang katawan. Para sa akin, hindi ito malabo sapagkat alam naman natin na si Yupi na isa sa Royal Guards nagagawa nitong baguhin ang forma ng kanyang katawan batay sa sitwasyon at kalaban. Para sa akin, magagawa na rin ito ni Hisoka ngayon sapagkat mas lumakas na ang kapangyarihan ng kanyang Nen pagtapos nitong pumanaw at muling nabuhay. Naniniwala rin ako na magagawa na rin ni Hisoka na baguhin ang hugis at forma ng kanyang pangangatawan na para bang isang tunay na goma. Sapagkat dahil na rin sa kanyang pagiging malikhain at pagiging matalino, magagawa na rin ni Hisoka na baguhin ang hugis ng kanyang katawan batay sa sitwasyon at kalaban. Kahit nalagpas na ito sa limitasyon, sa pangkaraniwang katawan ng tao, magagawa pa rin ni Hisoka na maging isang ganap na goma na talaga namang magiging epektibo sa mga laban. Lalo na ngayon, sa nangyayaring digmaan, sa pagitan niya, at sa grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Kung kaya, hindi rin natin mapagkakaila kung bakit natatakot, at nababahala, ang ibang miyembro ng Phantom Troop sa kayang gawin ni Hisoka, sa kanilang grupo. Sapagkat, dahil na rin sa mga bagong abilidad, at kakayahan nito, na kanyang natamo at nakuha, pagtapos nitong mabuhay muli. Kung kaya ang grupong Spider ay nag-iingat at hindi nagiging kampante sapagkat meron talaga silang kalalagyan kay Hisoka kung sila ay hindi mag-iingat at padalos-dalos sa kanilang kilos o galaw. Lalo na sa ibang mga miyembro ng Spider na mababa lang ang porsyento na kayang manalo kay Hisoka na maaring magresulta lang sa kanilang pagkasawi kung haharapin nila ito. Kung kaya para sa akin, nakakaramdam na ng takot at pangamba, ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider sa kayang gawin ni Hisoka sa kanilang grupo. Pero kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang mananalo sa digmaan sa pagitan ni Hisoka at ng grupong Phantom Troop? Maari nyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo. Sana suportahan nyo rin ang aking bagong Facebook page, like and follow nyo na rin for more Hunter x Hunter Tagalog content, lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa inyo mga idol.